Finding the heart in everything that we do comes from knowing what we can share beyond ourselves. It is a priceless gesture of love. Love that transcends changes and awakening from the things we often fail to express. Ito ang aming kwento. Kwento na nais naming iparating sa iba. Alam namin na hindi na bago ang ganitong klaseng kwento, ngunit sa lingwahe ng pag-ibig, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang aming organisasyon ay nabuo sa konsepto ng serbisyong makapuso at pagmamahal sa iba. Ito ang kwento na nais naming iparating, ang kwento ng pagmamahal sa kapwa. September 5 and 6, nagpasya kami na magsagawa ang aming organisasyon ng Immersion and Medical Mission sa Barangay Tamulalod, Sitio Tag-au, Dumaraw, Capiz. Ang komunidad na ito ay isa sa mga liblib na lugar dito sa bayan ng Dumaraw. Halos 40 minutos ang biyahe mula sa bayan ng Dumaraw bago marating ang lugar. Mahirap ang aming dinadaanan ngunit alam namin na ito ay para sa isang mabuting hangarin. Hangarin na makatulong at makapaghandog ng serbisyo para sa ibang tao. Ito ang puso at pinaka-importanteng misyon namin para sa PAMET Capiz Chapter. Panalangin namin na sana sa paglalakbay na ito ay marami kaming matutunan ng mga bagay, mga aral at pagbabago na kahit paano ay makapukaw sa aming damdamin. Hindi namin namalayan na nagsisimula pa lang ang pagsubok papunta sa lugar kung saan na aming maihatid ang serbisyo na mula sa aming puso. Bago pumunta ang aming grupo sa komunidad ng mga katutubo, dumaan muna kami sa Barangay Tamulalod kung saan nasasakupan ang Sitio Tag-au. Sitio Tag-au ang tawag sa lugar kung saan naninirahan ang mga katutubong ita. Dito namin nakilala ang barangay kapitan at ang kanyang lupon at sila ang tutulong sa amin upang makapunta sa Sitio Tag-au. Pinag-usapan namin dito ang sistema ng pamumuhay ng mga ita o ang mga tinatawag ng mga indigenous people. Habang papunta kami sa aming paroroonan ay napag-usapan namin ang programang gagawin. Maya-maya pa'y dumating si Aling Lolit na isa sa mga namumuno sa komunidad ng mga ita. Nalaman namin sa kanya ang sistema ng mga katutubo. Ayon sa kanya, ang mga katutubo sa ngayon ay unti-unti nang nakakalimot sa nakaugaliang kultura. Okay. Ano daw nagasunod sa uso, subo. Okay na siya. Alauna na ng hapon nang kami ay nagplanong umakyat na sa bundok. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming magawa kundi suyurin ang malakas na ulan at iwan muna ang mga dalang gamit at gamot. Pero po sa dahil sa lakas ng ulan ngayon at napakalakas po ng ulan, hindi po kami makakyat sa bundok at tawa po ng marami pa kami mga dala-dala. Tumawag din si Aling Lolit na mga kasama niya upang kami ay tulungan sa aming mga dalahin at sila din ang aming guide pakyat ng bundok. Hindi na namin inakala na isang kagubatan pala ang madadatnan namin. Madulas ang daan, matutulis ang mga bato at malakas ang agos ng tubig ang sumasalubong sa amin. 30 minuto kaming naglakad na tila wala pa rin makikitang mga bahay ng mga katutubo kasama si Fred, isang tubong ginaras. Ang sabi po nila nakapag-asawa po kayo ng isang tita. Kamusta naman po? Paano naman po magmahal ang isang tita po? Magpagmahal ka, tita. Pras man sa atong. Okay. Huwag man dyan ng minasay. Amo man magmahal ang ita sa amo man. So hindi man siya ano. Nga man siya sa damo man nga babae nga man sa ita ka na in love. Bakit ka sa ita na in love, sir? Ang dami naman pong mga babae. Hindi ko man alam. Eh,
pag-igugma ako ng balahan. Okay. Mayat maya'y sumalubong sa amin ang malalapad na tanima ng mais ng mga katutubo. Dito natin makikita kung gaano sila kasipag magtanim para sa kanilang ikabubuhay. Narating din namin ang isang bahay kung saan sila ay naghihintay sa amin. Ayon sa kanila, ito daw ay ipinatayo ng NCCA or National Commission for Culture and the Arts. Nakatawag pansin sa amin ang musika ng isang ita na may angking galing sa pagtugtog ng banjo na ang pangalan niya ay si Tatay Fidel. Nakilala din namin si Tatay Rogelio, isa sa mga nakakatandang ita ng Tag-Aw. Dito rin namin nakilala ang magkapatid na ita na sina Romilyn at Ronaline. Okay. So, aakyat naman kami sa isang mga maraming komunidad daw o pamilya doon sa taas. Tsaka nakita nyo po habang kami ay nagta-travel, parang nakaka-enlighten naman po pupunta sa taas kasi nga po habang naglalakad kami sa matarik na lugar ay may mag-music kami. May free music na po kami. Ayan. Hindi po. Hanad naman o. Ay. Oh. Oy, ay kadaraya kadidar asam nanay bag. Ang da. Pumunta kami sa isang bahay kung saan kami nagpalipas ng gabi. Mainit ang kanilang pagsalubong sa amin. Dito naninirahan sina Amalia, ang ina ni na Romilyn at Ronaline, at ang kapatid nitong si Lilia. Habang naghihintay sa pagdating ng gabi, tinuruan kami ng mga katutubo kung paano gumawa ng kanilang produktong gawa sa banig at neto sa tulong na nakakatandang kapatid ni na Romilyn at Ronaline na si Cecilia. Nagulat kami, siya pala ang sinasabing asawa ni Fred. Anong mahambal mo kay, ano masasabi mo Ma'am Cecilia na ikaw kinuwento ni Sir Charon, yung love story niya? Na-touch ka rin? Kasi para siyang proud sa inyo. Kinikilig ka rin at ma'am. Parang namumulak eh. Okay na namin. Okay lang ba? Bago kami naghapunan, nanalangin muna kami para pagsaluhan ang pagkain na inihanda ng mga katutubo para sa amin. May namun mo balaan, madamo. Ganyan, salamat sa... sa mga grasya ang ginbugay mo sa amon Ginoo. Gabay ini nga mga grasya magapadayon sa amon tagsa-tag sa kapanimalay. Gagabay man o Ginoo, bindisyonan nimo ang pagkaon niya rin sa amon atubang nga makabusog sa amon dyan pag makahatag manduka nga kabaskog kagkapagsik sa amon lawas. Kagabay man o Ginoo, makatag man inidugang makalawid sa amon pagkabuy diri sa duta. Agot kami magadayaw kung magasimba sa imo. Imitanan, ginapangayo naman kay Kristo, imo anak naman Ginoo. Amen. Ang dala naming pagkain ay pinagpalit namin sa kanila at ang kanilang inihandang pagkain para sa amin. Masaya kami na pinagsaluhan ang hapunan. Ngayong gabi, susubukan namin na manghuli or hunting ng bayawak o di kaya ay kung ano ang pwedeng mahuli at makain ng mga katutubo. Para sa pangkaraniwang taon tulad natin, mahirap ang manghuli ng bayawak pero ito ay nakasanay na nila lalo kapag gabi. Sinamahan kami ng mga katutubong ita. Dala-dala lang ang flashlight kahit na umaambon at medyo umuulan pa noon. Kung ako tatanungin, mahirap ang lugar dahil madulas ang daan at maputik. Malayo ito sa nakasanayang buhay natin dahil parang naghahanap ka ng makakain sa gitna ng kawalan. Nandito po kami ngayon at meron po kaming mga kasama na sumama pa at para sa paghahunting. Ito po si Sir Gary at si Sir Albert. Ayan. Mga IPs po din at sasamahan nila ka tayo sa paghahunting sa gubat. Tara na. Tara. Let's go. Sa halip na bayawak, wala kaming nakita maliban sa suso o tinatawag na taklong ng mga katutubo.
Sa una, pakonti-konti lang ang nakikita naming mga suso, pero sa katagalan naming paghahanap, nakakuha rin kami ng marami. Hindi nagtagal, nagpa siya kaming bumalik na sa aming tutuluyan. Kararating lang po namin dito sa aming tinutuluyan at kami ay kasalukuyang namamahinga. So meron kami ditong kaibigan na injured dahil sa pangunguha. Sa pangunguha ng taklong. Ayan. Si Ma'am Ruth, nurse, yung aming pasyente, si Sir Jeho, cameraman. Ayan. Oras na rin upang kami ay magpahinga. Bago kami natulog, pinag-usapan muna namin ang gagawin programa para bukas. Natulog kami sa isang bahay kung saan walang pintuan. Panatag naman ang aming loob dahil ganito ang sitwasyon ng mga katutubo. Maaga kaming gumising upang saksihan ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Sinubukan din namin ang kanilang ginagawa. Nagsiba kami ng kahoy, nag-igib ng tubig, naglinis ng bahay at nagluto ng umagahan. Pagkatapos kumain, inayos na namin ang lugar kung saan gaganapin ang medical mission. Magkakaroon kami ng bibig check-up, mga gamot at konting regalo sa mga katutubo. Mayroon din kaming programa para sa mga bata tulad ng proper hygiene at tamang paghuhugas ng kamay gamit ang safeguard. Habang hinihintay namin ang ibang volunteer at mga nurse ng rural health unit ng Dumalag, pinuntahan muna namin ang isang batang may sakit. Dito namin naabutan ang iba pa naming kasama na sina Dr. Fuentes at ang head ng Red Cross Capiz Chapter, Mr. Ray Martinez. At ang medical technologist ng RHU Dumaraw na si Ma'am Sheila. 13 taon na dinadala ng batang ito. Ang buko sa kanyang likod na hanggang ngayon ay hindi pa nalulunasan dahil sa problemang pinansyal. Pagkatapos, dumaretso ang grupo kung saan gaganapin ang medical mission. Nagsisidatingan na rin ang mga katutubo, mga bata at ilang mga taong nakatirang malapit sa komunidad ng mga ita. Napagtanto namin na mga proyektong katulad ito ay isang paraan para matulungan natin ang ating kapwa, lalo na ang mga katutubong ita na itinuturing na malagang bahagi ng ating kultura at lipunan. Kahit anuman ang kulay ng kanilang balat, nararapat rin na atin silang bigyan ng pagkakataon na maramdaman na may nagmamahal sa kanila. Sa munting tulong, makikita natin ang saya sa kanilang mga mata at ngiti sa mga labi. Sa napakatagal na panahon, ang ating mga kapatid na mga ita ay napabayaan at naiwan na ng maraming pagbabago sa kapatagan. Ang aming medical mission activity ay nakapagbigay ng kaunting bigaya sa kanila. Para sa amin, ito ay isang katuparan ng aming misyon. Ngunit sa kabila ng lahat, marami pa kami na gustong gawin para mapabuti ang kanilang buhay. Nakita namin na higit nila tayong kailangan para maipadama natin na sila ay mahalaga rin sa ating lipunan. Nalaman namin na kailangan nila na magkaroon ng malinis at komportabling palikuran. Nararapat din na sila ay magkaroon ng malinis na mapagkunan ng tubig para maiwasan nila ang magkasakit. Malayo ang nilalakad ng mga batang ita papunta sa paaralan kaya mahirap para sa kanila ang makapagtapos ng pag-aaral. Hiling nila na sana'y magkaroon din sila ng paaralan sa kanilang komunidad. Kung malayo ang paaralan, mahirap din ang daan papunta sa kanilang barangay na sana'y mabigyan pansin ng ating gobyerno kasama na rito ang magkaroon sila ng kuryente. Nalaman namin na magaling silang gumawa ng produktong mula sa neto na pwede nilang mapagkakitaan. Talento ng kapatid nating ita na dapat bigyan pansin at tulungang mapalago. Minsan, nakikita lang natin ang ating sarili sa lahat ng bagay. Mga pansariling pananaw at nakakalimutan natin na may ibang bagay pa pala tayo na dapat makita maliban sa ating sarili. Ang aming paglalakbay papunta sa Barangay Tamuladod ay isang napaka-importanting kaganapan sa aming buhay dahil ito'y nagbukas hindi lamang sa aming pananaw sa buhay, kundi pati na rin ang aming puso.
Nabuksan ang aming damdamin para sa ating mga kapatid na Ita na higit na nangangailangan ng ating tulong. Marahil ito na ang panahon na dapat nating buksan ang ating isip sa kung ano ang pwede nating maitutulong sa kanila. Ngunit higit sa lahat, mas mahirap ang kanilang pinagdadaanan ng pangungutya at diskriminasyon mula sa mga tao sa kapatagan. Minsan, sila ay pinagbibintangan na nagdadala ng sumpa, usog, kulam o pinagbabansagang aswang ng ibang tao. Mas malalim at masakit ang ganitong klaseng pananaw sa kanila na hindi basta-basta nabubura. Bakit hindi natin subukang buksan ng buong buo ang ating puso para sa kanila? Hindi sukatan ang kulay ng balat o pinagmulan para sila ay magkaroon ng dignidad, makatanggap ng respeto at pagmamahal sa ating lipunan. Mga tao rin sila, mga kapatid at kapwa Pilipino na higit na nangangailangan ng pagtanggap. Ito ang aming natutunan sa paglalakbay at misyon na ito. Ito ang aming kwento na nais naming iparating sa inyo. Kwento ng puso na kumakatok sa bawat isa sa inyo. Kaya ba natin buksan ang ating mga puso? Let's start to see ourselves in them and make them more our brothers. Let's open up our hearts to one another. Salamat din sa pagkatunin ang pasinsyaman sa inyong mga abutan. Ang mga amon niya